Ang message natin last week is overcoming depression. At dami tayong natutunan doon. Ngayon naman, ang topic natin ngayon is, iisulaan nyo, yan. God turn your mess into a message. Ganda, no? God turn your mess into message. Lahat ng nangyayari sa ating kaguluhan, lahat ng pangit na nangyayari sa atin, igagawin ng Panginoon yan into message to your testimony. To glorify His name. Into a message na magugulat ka na lang na kaya pala inaalaw ng Panginoon na mangyayari ito kasi may mabuting plano si God sa buhay ko. God, turn your mess into a message. May istorya ako ngayon, ano? May istorya ako. Kung naalala natin, sister, pakikuha lang yung passport ko. Yan. Thank you, Lara. Yan. Sister Lara. Ayan. Naalala niyo itong passport ko na ito na kinukwento ko nung EGR, no? Na sinulatan ng anak ko. Kita natin dito sa ating monitor. Ito, pakislide naman po. Sa modern learner. Ito yung istorya ko. Na bago ako dumating sa Israel. Ito, yung passport na ito. Itong passport na ito na sinulatan, dinurawingan ng anak ko nung 1.5 years old pa lamang siya, no? Itong passport na ito, namuntikan na akong hindi makapunta ng Israel. Ngayon, narito ako at naglilingkod sa Panginoon, kasama ninyo. Habang tinitignan ko ang passport na ito, naaalala ko kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay ko. May mga bagay sa ating buhay na akala natin mess na, pero inaalaw ng Panginoon yun para makita natin kung gaano siya kabuti sa atin. Alalahanin natin kung gaano tayo kadumi noong unang panahon, kung gaano tayo kaputi. Pero niyakap niya tayo, minahal niya tayo, at inaruga niya tayo. God, turn your mess into message. Pinakita ko kay Kishan to last week. Sabi niya, tawanan siya, tawa siya ng tawa. Sabi niya, ganun. Ikaw yung Kishan niya, nagsulat niya nung baby ka ba? Ang sabi ni Kishan, Daddy, sorry ha. Anak, hindi ka naman, wala ka namang alam noon. Wala, hindi ka dapat mag-sorry. Pero sorry, Daddy, kasi ginawa ko yan. I really thank God for this kind of heart na bata pa lang marunong nang mag-sorry. Di ba? Bata pa lang na, sorry, Daddy. Hindi ko in-expect na magsasorry siya. After 3 or 4 years na narito ako, October yon, October 2017 ito, nung sinulatan niya. Anong taon na ngayon? 2022. So by the grace of God, narito ako. Hindi mapipigilan ni Satanas, ng demonyo, ang mga pagpapalang nakalaan sa inyo ng Panginoon. Kahit sino pa yung pumigil, hindi ang mapipigilan kasi nakalaan na yan para sa iyo ng Diyos. May istorya kayo sa buhay, may istorya ako. At alalahanin natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Tama? Ano kayo nung dati? Kung gaano kabuti? Kung nangihina kayo, tingnan niyo yung mga bagay nung lagapak kayo, kung gaano kayo sinalo ng Panginoon. Sa oras ng iyong karamdaman, sa oras ng iyong paghihirap, nandiyan ang Diyos na hindi ka pinapabayaan. Tama po ba? Ganon kabuti ang Panginoon. Ganon siya kabuti. May kwento sa Biblia na ating pag-aaralan ngayon. At alam na alam kong alam natin ito tungkol kay Moises. Dito, sabi dito sa Exodus chapter 14, verse 21 to 22. Then Moses stretched out his hand over the sea, and all that night the Lord drove the sea back with a strong east wind and turned into dry land. The waters were divided, and the Israelites went through the sea on dry ground, with all of water on the right, on their left, no? Basahin ko tuloy na sa verse 23. The Egyptian pursued them, and all the Pharaoh's horses and the chariots and horsemen followed them into the sea. Verse 24. During the last watch of the night, the Lord looked down from the pillar of fire and cloud at the Egyptian army and threw it into confusion. He jammed the wheels of their chariots so that they had difficulty driving. And the Egyptian said, "Let's get away from the Israelites. The Lord is fighting for them against Egypt." Ito muna, no? Na nung niligtas ni Moises ang mga Israelites, no? Niligtas ni God, ginamit si Moises sa Egypt, no? Hinati ni Moises ang dagat, Red Sea, tama? Hinati niya.
Ang matindi nito, kung i-imagine natin, no, hinati ng ni God yung dagat, yung Red Sea, sa pamagitan ni Moises, no? Hinati niya magkabilang, merong kabilang side, magkabilang side. Yung lupa, tuyo. Dry. Na si God concerned sa'yo. Hindi niya hinayaan yung lupa na maputi kasi alam niya yung mga anak niya may hirapang maglakad. Di ba alam niya na kapag maputik ito, mahabol ng Egyptian. Tama, madulas, baka may maaksidente. Na yung goodness ng Panginoon, no? Na akala nila na wala ng pag-asa, dead end na, pero gagawa ang Diyos ng paraan para sa, gagawa siya ng paraan at solusyon para sa iyong mga problema. Ganyan ang ginagawa ng Diyos, no? Hindi niya lang hinate yung dagat, pinatuyo niya pa yung lupa. Ito yung matindi dito sa verse 23. Hinabol na sila ng Egyptian, no? Tapos sa 24, no? During the last watch of the night, the Lord looked down from the pillar of fire. Pillar of fire and cloud. Yun yung gumagabay sa kanila. Alam niyo ba kung ilang tao ang naroon nung panahon na yon? 600,000 men, pero hindi pa kasama yung mga babae, mga bata. Almost estimated na 2 million persons, 2 million people. Na gaano kalaki yung pillars na yon na gumagabay, pumuprotekta sa mga Israelites na kung gaano kabuti ang Diyos. Di ba? Na-imagine ba natin yon, no? Na yung pillar of fire na yon para hindi makapag-penetrate, para hindi sila atakihin ng Egyptian, para malito mga Egyptian, ay inilagay ng Panginoon na harang 2 million. Sabi ko, 2 million na tao. 2 million. Kaya nagtakot ang mga, ano, natakot ang mga Egyptian. Mga Egyptian, sabi niya, let's get away from the Israelites. The Lord is fighting for them against Egypt. Na ikaw ay protektado ng Panginoon. Na kahit anong penetrate, anong gustong gawin ng Satanas, kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ayos yung buhay mo sa Panginoon, protektado ka ng Panginoon. Kaya lahat ng gustong gumawa sa iyo, mapapahama kasi protektado ka. God has chosen you. You are the chosen generation of God. Hindi lamang yung mga chosen people because ngayon, lahat ng tumanggap at nanalig kay Jesus Cristo ay chosen by the Lord. Amen? Pantay-pantay na at wala nang nakakalamang ngayon. Pantay-pantay na tayo. Kaya huwag niyo tingnan yung sarili na napakalit. Sila lang yung chosen. Hindi. Tayong lahat ay pinili ng Panginoon. Lahat ng tumanggap at nanalig kay Kristo bilang Diyos ay chosen ni Lord. Amen? Ganda, no? And sabi dito, rest in God's goodness and He will provide for you. No? Sa kabila ng mga pagsubok na naranasan natin, alalahanin natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Huwag tayong mag-complain. Huwag tayong mag-murmur. Huwag tayong magreklamo. And He will provide for you, Lord. Noong panahon nga na wala akong makain, nakakain ako ngayon pa. Kasi mga tao walang kakontentuhan, tama? Na kapag meron ng 10,000 sa banko, gusto pa isang libo. Kapag meron ng 100,000, gusto pa 1,000,000. Tama? Kapag nabawasan ng yung 10,000 nila sa banko na 1,000, feeling nila wala na silang pera. Tama? Na wala na akong pera, Lord. Pero meron pa naman siyang pera na 10,000. Ganun yung tao na walang kakontentuhan. Rest in God's goodness and He will provide for you. Makontento ka kung anong meron ka. Amen? Sabi dito sa Exodus chapter 15, verse 2, and the Lord is my strength and song. He has become my salvation. He is my God, and I will praise Him, my Father God, and I will exalt Him. Na, makakakanta ka lamang sa Panginoon ng todo-todo kapag na-experience mo si Jesus ang totoo sa buhay mo. Nakakataas ka lamang ng totoo sa Panginoon, nakakaiyak ka lamang ng totoo sa Panginoon kapag na-experience mo si Jesus sa buhay mo. Nakakanta mo yung mga songs na yan, nararamdaman mo yung mga songs na yan kasi totoo si Jesus sa buhay mo. Kaya sabi ni Moses, the Lord is my strength and my song. Na may kanta ka sa puso mo na ikaw yon. No, na habang lumalakad ka, kumakanta ka sa Panginoon kasi na-experience mo yung kabutihan ng Panginoon. Kasi siya yung kalasag mo, siya yung kalakasan mo.
Kaya nga yung mga sabi dito, no? Kaya nga, sabi dito sa... Sabi dito, we can able to sing boldly if experience His goodness. Kaya yung mga tao talagang passionate, umiiyak kasi na-experience nila ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi sila umiiyak dahil sa mga problemang nararanasan nila. Umiiyak sila dahil may Diyos silang may solusyon sa mga problemang nararanasan nila. May pag-asa. Kaya yung mga tao hindi maka-worship, hindi makataas ng kamay kasi hindi talaga nila na-experience kung gaano kabuti ang Panginoon. Kaya yung mga tao hindi nakakapagpuri sa Panginoon ng totoo kasi hindi talaga nila experience yung totoong goodness ni God, ni Jesus. When we experience His goodness in our life, makakakanta ka ng totoo. Makaka-worship ka ng totoo. Hindi lamang bibig, kundi galing dito sa puso. Ayun yun. Now we not just singing, but we are worshiping and we are praising the Lord with a song in our heart. Na kapag mag-isa ka lamang, may kumakanta sa puso mo. Experience na yan? Na akala mo, parang akala mo kung sino, pero si Lord yun na kumakanta ang kasama mo in your heart. Kasi meron kayong connection. Amen? Yan. So, Exodus chapter 15, verse 20. Sabi niyo, then Miriam the prophetess, the sister of Aaron, took the timbrel in their hand, and all the women went out after her with timbrels and with dances. Minsan yung mga taong umiiyak sa church, sabi sasabihin natin, emotional kasi si sister eh. Talagang mahina yan, bata pa yan. Diba? Ganun, pinagchichismisan natin kapag mayroong mga ibinibigay yung puso nila sa Panginoon at umiiyak sa Lord, bata pa yan sa pananampalataya. Pero tayong matatagala, lakad ng lakad, wala namang pakialam. No, mulat yung mata, tinitignan yung mga taong nasa paligid. Pero di ba dapat habang nagmamature ka, nakikilala mo kung gaano kabuti ang Panginoon? Lalo mo itinataas ang kamay mo, lalo kang nagsusumikap na ipuri ang purihin ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pag-awit. And yun ang tunay na pag-maturity. No, hindi tinitignan. Kasi Mariam, no, the prophetess, nagtimbre, sumayaw-sayaw. No? Matured na. Pero ang pagiging matured natin, yung alam natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Na ikaw ngayon, nakapokus lamang kay God, hindi sa mga taong nasa paligid mo. Ikaw ngayon narito, Lord, gusto kitang pangitiin. At wala akong pakialam sa sabihin ng mga tao, kahit sintunado ako, kakanta ako. Minsan pinagtatawanan pa natin, may naalala ko sa ibang church na pinagtatawanan nila yung isang member na sintunado kumanta, sobrang lakas kumanta, pero hindi nila alam na galing sa puso yung pagkanta niyan. At itong member na ito, bago lamang nakakakilala sa Panginoon, at pinagtatawanan ng mga luma. Gaano kasakit yun sa Panginoon? Diba? Na hindi nila alam kung gaano yung heart ng taong ito. Anong taong ito ay bago siya namatay, nakilala mo na siya kay God bago siya namatay. Karoon siyang diabetes. But I really thank God. No, in-invite lang din, nakilala lang din namin yon, nakilala ko lang din sa trip, invite to sa church. Pero yung heart niya is pagpuri sa Panginoon. At lagi siyang maaga sa simbahan. Masakit sa akin na sinasabihan yung mga taong yon kasi hindi nila kilala yung tao. Ang importante dito yung puso natin. Hindi yung boses, hindi yung talino, hindi yung lakas, hindi yung galing. Yung puso mo nyo. At it will follow na. Amen? And Exodus chapter 15 verse 23 said, Moses brought Israel from the Red Sea. Then they went out into the wilderness of Shur, and they went 3 days in the wilderness and found no water. Verse 23, now when they came to Marah, they could not drink the waters of Marah. They were bitter. Therefore, the names of it was called Marah. No, pag name yung Marah, bitter, no? Pero hindi siya Maraklaran, no? Pag, hindi yung Maraklaran, no? Wag siguro yung mga pinangalan ng Mara dito hindi alam lang ng meaning ng nanay nila. Ito yung meaning ng Mara, no, is bitter. No, bitter. Mar, ang bigkas mo nun. Hebrew, mar. Sa English kasi. Mar, yan. Mar daw. And yung bitter. Mar. Oh. Ayan. Bitter daw, bitter. Sabi dito, no, 3 days sila sa wilderness of Shur na walang water.
ano ginawa ng mga Israel, ay mga Israelites dito. And verse 24, no, and the people complained against Moses saying, what shall we drink? Now, almost of time na tayo mga Kristiyano always complaining, no? No, lagi tayo nagko-complain na inalis ka na nga sa pagkakaalipin, complain ka pa rin ng complain. Tinubos ka na nga ni Jesus sa iyong pagkakasala papunta sa na, para mapupunta ka sa impyerno, pero complain ka pa rin ng complain sa buhay mo. Hindi mo ba alam yung greatest gift, yung magkaroon ka ng salvation? Di ba? Na-complain pa rin tayo ng complain. Ganito yung mga Israelites. What shall we drink? Itong 2 million ha, 2 million. Take note, no? 2 million. Nagko-complain niya sabay-sabay kay Moises, no? Masakit sa tenga. Yung 3 tao pa lang, 2 tao, 1 tao nagko-complain, masakit na sa tenga. Di ba? Itong 2 million, paano na-handle ni Moises ito? Di ba? Sa trabaho pa lang, yung mga reklamador sa trabaho, ang sarap sipain. Talaga? Di ba? Kasi ang hirap utusan. Kasi gusto, ay, bakit yung gagawin? Ang hirap naman yan. Kay paggawa mo kay ganito, ganyan, ganyan. Di ba? Ayaw mo na, hindi mo na utusan. People are always complaining. Pero ito yung mga hindi Kristiyano. Wala dito niyan. Amen? Amen? Wala dito niyan. Sa verse, anong ginawa ni Moises, no? Sa Exodus chapter 15, verse 21. So he cried out to the Lord. Siyempre ba naman, sino ba naman 2 million first people, no? Kasama, hindi ba kabilang yung mga kambing, mga tupa, di ba? Nagko-complain kasama sabay-sabay. Ang sakit sa ulo, no? Oh, sinisisi siya. Pero anong ginawa ni Moises, no? Verse 25. So he cried out to the Lord. Ito yung gagawin natin sa mga naninisi sa atin. Ipanalangin natin sa Diyos. Yung mga tao tumitira sa atin, ipanalangin natin sa Diyos. Di ba? Sabi nito, sabi ni God sa Matthew chapter 6, verse 31 to 32, therefore, do not worry. Huwag kang mag-worry. What shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? Verse 32, for after all this thing that Gentiles seek, your heavenly Father knows that you need all these things. No? So verse 32, sabi, after all these things the Gentile seeks. Ito yung ibig sabihin ng Gentile nito, yung mga hindi nakakilala kay Kristo, hindi nakakilala sa Diyos, hindi ka Gentiles, kaya do not worry about everything. Do not worry about you eat. Do not worry about what you drink or what the clothes you wear. Because hindi gawain yan ng Kristiyano na mag-alala. Kapag may mga problema tayo, ibigay natin sa Panginoon like Moses did, no? He cried out to the Lord. Di ba? And verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Gawin natin yung isip mo na natin yung kingdom ng Panginoon. Gawin natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon and kanyang righteousness. Minsan nagsisik lang tayo sa kingdom ng Panginoon. O nagsisik naman ako sa ministry ni Lord. Pero hindi mo naman ginagawa yung righteousness. Pagiging matuwid, pagiging mabuting tao, kung ano yung utos ng Panginoon. And then kulang pa rin. Diba? Seek ye first the kingdom and His righteousness. Gawin lang, di ba? And all these things shall be added. Lahat ng pangangailangan natin, ibibigay ng Panginoon. Kaya do not worry. Amen? Amen? Verse 34, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day, for it its own trouble. Okay na yung ano? Okay na yung para sa ngayon. Ang siyang problema para sa kanya, di ba? Ayun para sa bukas yan. Yeah, sabi sa Philippians chapter 4, 19, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. At maganda nito Tagalog, no? Na ibibigay ng Diyos na hindi maubos-ubos niyang kayamanan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang ganda, no? Hindi maubos-ubos na kayamanan ng Panginoon for those who seek His kingdom and His righteousness. Lord, nagsisik naman ako, nagsiserve naman. Oh Lord, mabuting tao naman, pero hindi ka nagsisik sa kingdom ng Panginoon. And God will not going to, hindi niya babaliin ang kanyang salita. Dalawang bagay yan lagi, no? Seek His kingdom and His righteousness. Hindi lang ikaw mabuting tao, dapat sinisik mo din yung kingdom ng Panginoon. And God will going to provide all your needs.
Kaya nga yung mga Kristiyano, no, yung mga tao nagtatapat sa kanya, feeling nila walang problema at laging nakangiti, di ba? Kasi ang kumpiyansa natin ay galing sa Panginoon at sa Panginoon lamang, kay Jesus lamang. Eh, yun yung kumpiyansa natin. Na kahit marami yung problema, let the problem problem itself. No? At masaya tayo kasi may Diyos tayong magpo-provide sa atin. Yung nangyari sa akin yun, no? Yung kay Keisha, yung sinulatan niya itong passport ko. Hindi naman ako nag-worry. Kasi alam ko yung Diyos ay tapat at mabuti. No? On that day, napaalis na nga ako, paalis na ako sa papuntang airport, talagang yung pa rin oras na ino na. Pero I really think that ito pala yung plano ng Panginoon. Siguro ikukwento ko na lang ito kapag naibinigay na ng Panginoon ko ano yung plano niya ngayon, no? Pero may maganda pala siyang plano, kaya inalaw niya ang aking anak na sulatan itong passport na ito. And that is to be continued. To be continued, no? And we keep on praying on that, no? Kaya pala inalaw ng Panginoon na sulatan ng anak ko itong passport kasi may magandang plano siya. Na hindi ko alam ito. 4 years ago. Right? 4 years ago. Sabi dito, balik tayo sa Exodus chapter 15, verse 25. So he cried out to the Lord, and the Lord showed him the tree. When he cast it out into the waters, the water were made sweet. Ang galing, no? When you cried out to the Lord because you are seeking His kingdom and you're doing the right thing before Him, and the Lord showed to Moses. Ito na, yung water na bitter naging sweet. Na pwede na nalang inumin. No? There he made a statue and the ordinance from them. There were he tested. Alam mo, tinetest tayo ng Panginoon. Bakit? Para titignan kung sumusunod ba tayo sa kautusan niya o puro ba ang ating pananampalataya o tunay ba tayong umiibig sa Diyos. Kaya tayo tinetest ng Lord. No? Sabi dito sa Psalm chapter 84 verse 11, "For the Lord is God, is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold for those who walk uprightly." Kapag lumalakad ka ng matuwid, hindi wini-withhold ng Panginoon o hindi niya pinipigilan o hindi niya pinipigilan ang mabubuting bagay, ang blessing na para sa iyo. Okay? Tandaan niyo yung pangako ng Panginoon na kapag kayo naman nagtatapat sa Diyos at naglilingkod at pinamumuhay at nagsusumikap naman kayo, God will going to bless you. Patunay tayo dyan. Kaya patunay kayo dyan na hindi kayo pinabayaan ng Panginoon at hindi kayo ginutom ng Diyos. May mga problemang dumarating pero may solusyon agad ang Diyos. Hindi niya hinayaan na mag-alala ang kanyang mga anak. Hindi niya hinayaan na ma-depress ang kanyang mga anak kasi hindi niya wini-withhold ang mabuting bagay para sa kanyang anak. Amen. Ayan. The test of maturity is when we have peace and joy during trials. Tandaan natin ito, no? Ang tunay na maturity sa kabila ng mga trials, in the midst of trials, in the midst of adversity, meron kang peace and joy. Hindi ka nag-aalala. Hindi ka nag-worry. Kasi alam mo may Diyos kang, ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ang Diyos na lumikha ng universe. Ang Diyos na lumikha ng buhay. Hindi ka nag-aalala. Kasi kilala mo si Jesus na pinaglilingkuran mo. Amen? Ang ganda na ito, no? Ang ganda na pinag-aaralan natin ngayon. Sabi dito, continuation tayo sa Exodus chapter 15, verse 26. And said, "If you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in His eyes, give ear to His commandments and keep all His statutes, I will put none of the disease on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you." Ang ganda na ito, no? Hindi lang blessing, hindi lang pagkain, kundi pati mga kagalingan ay ibibigay ng Panginoon. Protektado ka ng Panginoon. Ganyang kabuti ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Ganyang kabuti si Jesus. Amen, di ba? Nakaka-amaze. Amazing lang ang ating Panginoon. Na He will touch each and every aspect in your life. Spiritual, emotional, physical. Amen? Sabi dito sa Exodus chapter 15, verse 27, "They came to Elim, where there were 12 wells of water, 70 palms tree, so they camped there by the waters." Na, gusto ng Diyos na nag-i-enjoy din ng mga Israelites.
Kasi minsan yung mga tao, pray na lang. Basang ganitong. Gusto ng Panginoon, nag-enjoy ka din sa buhay mo. Kasi need mo ito. Need mo ito bilang isang tao. Gusto ng Panginoon, nagsiswimming ka din, di ba? Gusto ng Panginoon, nag-enjoy ka din. Ayan, inalaw ng Panginoon sa mga Israelites. At nakikita natin, di ba? Ito yung need mo rin, na mag-enjoy sa buhay. Hindi lang puro ministry. Okay? You need to enjoy your life also. Okay? Okay yung ministry. Kumain sa labas, yan. Kumain with your friends, di ba? Hindi, gano'n. Enjoy mo rin yung buhay mo. Na may mga tao na kapag, ay, tayo mag-swimming. Kasi pray muna tayo. Ganun. Na you need to enjoy, i-balance natin yung buhay natin. Ginawa katulad sa Exodus na, sa Israelites, nakabalance lahat. Di ba? Sabi dito sa Exodus chapter 16 verse 1 to 2, and they journeyed from Elim, and all the congregation of the children of Israel came to the wilderness of Sin. Yung wilderness of Sin dito, pinagsilang ito ayon sa mga scholar na Sinai. Okay? Wilderness of Sinai. Nakamarating na ako dito. Sobrang lawak dito. And which is between the Elim and Sinai. And on the fifth day of the second month, after they departed from the land of Egypt, the whole congregation of the children of Israel complained against Moses and Aaron in the wilderness. No, lang reklamador talaga yun. No? And ang sa 15 verse 27, nag-enjoy sila, no? Pero hindi sila natili mag-enjoy. Okay lang na mag-enjoy, pero huwag kang manatili mag-enjoy, party-party, no? Huwag kang manatili doon. Lumakad ka din, katulad ng ginawa ng mga Israelites. Lumakad sila, nag-journey sila. Kasi hindi pa yun yung promised land. Di ba? Katulad din sa atin, okay lang lumabas with your friends, no? Pero huwag naman manatili, lagi ka na lang nasa labas with your friends, no? Huwag naman puro party-party lagi. Na you need to move forward, you need to go and seek the kingdom of the Lord and His righteousness pa rin. Yung pinaka-priority natin, pero need mo rin mag-enjoy. Okay? Ayan. Kumain sa labas, okay? Hindi kayo pinibigal lang kumain sa labas, okay? Ayan. Ayan, sabi dito sa Exodus chapter 16, verse 3, and the Lord of Israel said to them, oh, that we had died in the hand of the Lord in the land of Egypt. Nakakatawa itong mga Israelites nito, no? When we sat by the pots and meat, and we ate bread to the full, for we have brought us out to the wilderness to kill this whom assembly with anger. Niligtas ka na, pero complain pa lang. Sabi ko, 2 million ito, no? 2 million na tao na kung ganyan ka-complain, no? Sana, di mo na lang kami iniligtas na sa Egypt. Okay na kami dun, eh. Dadali mo lang pala kami dito sa wilderness para mamatay sa gutom. Di ba, complain pa rin ang complain? Ayan. Sabi dito sa verse 4 and 5, and the Lord said to Moses, behold, I will rain bread heaven for you, and the people shall go out and gather a certain quota every day, that I may test them whether they will walk in my law or not. Okay? Verse 5, and I shall be on the sixth day, and they shall prepare what they bring, and shall be twice as much as they gather daily. No? Now, kumuha ka lang ayon sa iyong pangangailangan, pero in the sixth day, kumuha ka lang twice, kasi alam natin na kapag yung mana kinuha natin kinabukasan, masisira. Mababanis. Pero ito yung si God na alam mo siyang kumikilos on the sixth day. Kailan mo yung dalawang beses kasi on the seventh day, Shabbat day, para after ng Shabbat, may kakainin kayo. Diba ang galing ng Panginoon kung gaano siya kabuti, kung gaano niya inaalala yung mga anak niya. Diba? Na hindi niya ahayaang magutom yung mga anak niya. Na alam niya yung seventh day is Shabbat, na after na wala namang kakainin, eh may naka-reserve na pagkain naman na para sa'yo. Kasi kukuha kayo ng dobleng pagkain. Nakakaganda nito, no? Napakaganda na titingnan natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Sa kabila ng mga mess, may gumagawa ng Panginoon ng mga dakilang bagay na magiging testimony sa kanila na ngayon naman nagiging saksita o nagiging pinag-aaralan natin para yung kabutihan ng Panginoon sa buhay nila. Yan. So verse 6 and 7, and then Moses and Aaron said to the children of Israel, in the evening, you shall know the Lord has brought you out of the land of Egypt. In the morning, you shall see the glory of the Lord, for He hears your complaints against the Lord, but what we are that you complains against us. No? Pinapakinggan ng Panginoon yung mga complain ng anak niya at hindi siya bingi. Di ba? Kahit matigas ang ulo, complain ng complain, di yan binabaliwala ng Diyos, kaya nga pinadalhan niya ng mana sa umaga, quail naman sa hapon.
pugo naman sa para makakarain din ng karne. Amen? Yan. Sa verse 88, also Moses said, this shall be seen when the Lord gives you meat to eat in the evening, and in the morning bread to full. For the Lord hears your complaint, which you make against Him. And are we? Your complaints are not against us, but against the Lord. Kapag complain ka ng complain sa leaders mo, complain ka ng complain sa trabaho mo, hindi ka nagko-complain sa amo mo, nagko-complain ka sa Diyos. Kapag complain ka ng complain sa leader mo, kasi gitong-gitong ka dapat, di ka nagko-complain sa leader mo, nagko-complain ka sa Diyos. Na, your complaints are not against us, but against the Lord. Tandaan natin ito, no? Kapag tayo yung tao na nasanayan natin magreklamo, kahit saan kang dalhin, reklamador ka talaga. Ayusin natin yung ating pananaw sa buhay. Na, pag nagtatrabaho tayo, kahit mahihirap, Lord, para to sa'yo. Lord, para to sa'yo. Lord, I will do it kasi para mag-glorify yung name mo. Para, hindi nang para sa tao. Para to sa'yo, Panginoon. I will do it my best. Na kahit iwanan ka ng amo mo, ginagawa mo pa rin yung tama. Hindi ka nagliliwaliw. Hindi ka nagiging tamad. Diba? Kasi you do it for the Lord. Tama, diba? Kapag ginagawa mo yung best mo sa Panginoon, kahit hindi ka nabantayan, kahit minimum supervision ka, ginagawa mo yung tapat kasi sa Diyos mo binibigay. Pero pag ginagawa mo yun sa tao, kapag wala na yung tao, hindi ka na magtatrabaho, pahinga na ako. Tama, di ba? Kasi ginagawa mo yun sa tao. Pero pag ginagawa mo yun sa Lord, ginagawa mo mabuti at best at nagiging tapat ka sa ginagawa mo. Amen? And next, sabi dito ni Don Kistler, the person with discontented heart has the attitude that everything he does for God is too much. And everything God does is too little. Ang ganda na ito, no? Yung mga discontented heart daw, na kapag yung ginagawa sila sa ministry, Lord, laki-laki na yung ginagawa ko, pero hindi mo pa rin ako pinagyayaman. Lord, ang dami-dami ko nang ginagawa, pero bakit ganito pa rin yung buhay ko? Yung discontented heart, no? Everything God does is too little. Na kahit anong gawin ng Panginoon is maliit pa rin. Di ba? Ayan, wala pa rin kwenta, wala pa rin sa palasak ng salita, wala pa rin kwenta si Lord. Lord, bakit ito lang yung binigay mo? Hindi naman ito yung hinihingi ko. Di ba? Complain pa rin ng complain, no? Ito yung may mga discontented heart. Okay? Exodus chapter 16 verse 12. I have heard the complaints of the children of Israel. Speak to them saying, at twilight you shall eat meat, in the morning you shall be filled with bread, and you shall know that I am the Lord your God. Na pinapakita ng Panginoon, I can provide everything for you. Yung trabaho mo ngayon, galing yan sa Diyos. Yung kinakain mo ngayon, galing yan sa Diyos. Yung buhay na meron ka, galing yan sa Diyos. Na we know that He is the Lord our God. Amen? Kaya may buhay tayo ngayon, right? And sa verse 13, so it was the quail came up at the evening and covered at the camp. In the morning, the dew lay in the round above. Ito yung maganda, no? Yung, na, ang maganda rin dito na sa verse 16 and 17, wala ako dito. Sa verse 16 to 17, na kumuha ka para sa tent mo, para sa mga kasama mo. Na, ang sabi ng Panginoon din sa atin ngayon, na i-bless kita hindi lang para sa'yo, kundi para sa mga kaibigan mo, sa mga nakakilala sa'yo. Ayun yung pagpapala ng isang mabuting Diyos na hindi ka lamang binibless, pati yung mga kasama mo sa paligid mo. Kaya na-experience niyo ito, no? When you do tithes and offering, hindi ka lamang yung pinagpapala. The family also. Kasi ay yung pangako ng Panginoon. When you give the Lord what is right, protektado na yung pamilya mo, pati mga kapatid mo, papapansin nyo, may maganda silang trabaho, yung negasyon nila nagbo-bloom, patunay kami dito. Di ba? Na kapag binigay mo ang para sa Panginoon, hindi ka lamang yung pagpapalain, mga kay mag-anak, lahat na sa surroundings mo, sa area of territory mo, pati mga kaibigan mo, madadama yan sa pagpapala ng Panginoon sa'yo. Ayun yung pangako ng Panginoon. Pati mga kaibigan mo, nakasama mo lagi, madadama yan sa pagpapala ng Panginoon kasi hindi makukontain yung blessing sa'yo.
Diba? Na, pati, mapapansin mo yun, nasasabi ng mga kaibigan mo, gusto ko sa'yo sumama kasi kasama mo yung Diyos na patunay ng pagpapala at kasama natin ang Panginoon na hindi tayo, nung napaproud, kundi ang Diyos yung napapagmalaki sa buhay natin. Na gusto kang samahan ng tao kasi kasama mo si Lord. Ayun yung kapag naging blessing tayo, naging tapat tayo sa Diyos. Sino naka-experience ng ganon? Amen? Amen, diba? Amen, no? Na nilalapitan ka ng tao. May mga tao sumisira sa'yo, pero mas maraming lumalapit sa'yo kasi nakikita yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Okay, ang ganda. And sa Exodus chapter 16, verse 33, and the house of Israel called the name Manna, and it was like the coriander seed, and the taste, it was like the wafers made with honey. Ang ganda nito, no? Nung naghumingi yung mga Israelites ng pagkain, na instead na 10 shekel yung binigay ng Lord, no? O kaya isang sakong bigas yung ihulog ng Panginoon sa langit. Kundi ibinigay niya yung mana na kasinggaan ng wafers para hindi sila magkabukol at hindi sila mamatay-matay. Kung ang Diyos ay hindi mabuti, bibigay ko. Sige, gusto niyong lechon, ilalaglag ko ang lechon sa langit. Eti sira-sira yung tent nila. Gusto niyo ng bigas, ilalaglag ko isang kaban na bigas. Eti magkakaroon ng devastation. Pero ang galing lang ni Lord, no? Ibinigay niya yung mana na dahan-dahan lumalapag. Parang malakubak lamang, no? Ganon. Pero kung kaya gusto niyo, complain kayo ng complain, nainis si Lord, no? Tayo mga tao, kasi hindi tayo Diyos, eh, masamang tao tayo. Ah, complain ka na, ito yun sa'yo. Lalagyan kita ng isang lechon na baka, di ba? Gusto mo yan, ha? Pero ang Diyos ay mabuti. Alam mo, ang comparison ng mabuting Diyos sa tao, yung pinakamabuting tao, isipin niyo pinakamabuting tao sa mulabalat ng lupa na ito. Kukompare nyo sa Diyos, sila na yung pinakamasama. Siya yung masama. Hindi pa rin makakaabot kung kaano kabuti ang ating Panginoon. Ganon kabuti ang Diyos. And sabi dito sa Deuteronomy chapter 8, verse 2, and you shall remember that the Lord your God led you all the way for 40 years in the wilderness to humble you and test you, to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. Ano? Testing ng Panginoon. Ano ba yung nilalaman ng puso mo? In the midst of trial, in the midst of mess, no? Ano ba yung nilalaman ng puso mo? I'm still complaining? Or I'm still obeying His word? Or I'm trusting Him sa process? Okay? Tinetest ng Panginoon yung puso natin ngayon. Kaya ngayon, ano ba yung response natin sa Kanya? Okay? Sabi dito sa Deuteronomy chapter 8, verse 3, So He humbled you, allowed you to hunger, and feed you with the manna, which you do not know, nor did your fathers know. And that might make you know that a man shall not live by bread alone. Sinabi ito ni Jesus, right? So Matthew chapter 4, verse 4. But man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. No? Teach your children the way of the Lord. Sa bahay pa lang, maliit pa lang, tiruan nyo na sila sa magandang asal ayon sa salita ng Panginoon. I have disciple, tinidisciple ko ngayon ang mga kabataan, itong mga pamangkin ko. Sabi ko nga, kung kaya kong turuan ang mga hindi ko namang kamag-anak, bakit hindi ko kayang turuan ang aking mga kamag-anak? At sa gayon, kayo yung gagabay sa kanila. Na lalaki silang may takot sa Diyos, lalaki silang may paggalang sa mga tao at respeto sa mga tao. Turuan ninyo ang iyong mga anak na ayon sa katuruan ng ating Panginoon habang bata pa sila. Habang kaya nyo pang tuwirin. Kapag lumaki na yan, parang puno, tumandaan na yan, hindi nyo na mababakluluktot yung sanga niyan. Matigas na yan. Habang bata pa, turuan nyo sila the way God wants them to be. Disciple nyo sila bilang magulang. Okay? You can never learn that Christ is all you need until Christ is all you have. Ito yung totoo. Na hindi natin, ano, we can never learn Christ is all you need until Christ is all you have. We cannot appreciate Christ or Jesus kapag meron tayong inaasahang iba. Pero pagdating mo pa lang sa simbahan o pagdating sa iyong pang-araw-araw na buhay, Lord, ikaw yung pangangailangan ko.
then you will appreciate Jesus. Pero kapag may inaasahan kang magulang, may inaasahan kang trabaho, may inaasahan kang mga bagay-bagay na temporal, hindi mo ma-appreciate si Jesus. Pero kapag inasahan mo si Jesus before sa mga bagay na ito, lalo mo siyang ma-appreciate. Ayun yung tunay na paglago, na everything in we have right now, wala tayo. It is sa Diyos. We need to appreciate the Lord in every day in our life. Conclusion ko, na sabi dito, your pain has a purpose. Yung sugat mo, may purpose yan. Your troubles are temporary. Hindi pang habang buhay yung troubles sa buhay mo. You know, your downfall is not your destiny. Umagsak ka, pero hindi iyon magtutukoy kung ano ikaw, kung ano yung destination mo. No? Your opposition is your opportunity. Your opposition makes your opportunity para mag-open ang doors sa mga tao, sa mga blessing na iba pa. Diba? Yung mga taong nananakit sa'yo, pwede isarado ng Panginoon yan, pero kasi merong mga taong mabibless sa'yo. Magbubukas ng iba't ibang opportunity. Na? Your opposition is your opportunities. Your defeats is your detours. Your blessing is in the breaking. Your brokenness leads to breakthrough. You're a victim into a victor. You're not a victim anymore. You are a victor. You are victorious with Christ. No? Only God can turn a mess into a message, a test into a testimony, a trial into a triumph, a victim into a victor. Si God lamang ang makakagawa nito. Yung mess sa buhay mo, magiging testimony yan, magiging message yan ni Lord para sa buhay natin. Para sa mga taong makakarinig nito.